Hi everyone! Welcome again sa i-AGRI by Sir Dan. So, ang bago po nating topic ngayon ay kung paano gumawa ng plastic bottle passive hydroponic system. So, ano nga po yung ating gagamitin na mga materials para makagawa po tayo ng ganun? Una po sa lahat, kailangan po natin ng plastic bottle. Pwede pong 1.5 or 2 liters bottle. Pangalawa, kailangan po natin ng gunting at cutter. Pangatlo, kailangan po natin ng rubber band. Optional naman po yung rubber band kung kinakailangan lang pong gamitin. Pang-apat, kailangan po natin ng duct tape. Pang-lima, kailangan po natin ng weak cotton. Ito po. Kung wala po kayong makitang weak cotton, pwede po tayong gumamit ng yarn. And next ay kailangan po natin ng medium. Okay, natataniman po natin. Pwede po tayong gumamit ng coco peat. Kung meron naman po kayong available na perlite, pwede po tayong gumamit ng perlite. Or ibang materials po na ginagamit po sa hydroponic system. Next po ay kailangan po natin ng hydroponic fertilizer. Okay, premix na po siya. Pwede pong powder o kaya liquid. And, ang pinaka-importante sa lahat, kailangan po natin ng seed. Pwedeng buto ng lettuce or buto po ng pechay. So, yun po. Yun po yung mga materials na kailangan natin gamitin at ihanda bago po natin gawin ang ating plastic bottle passive hydroponic system. So, simulan na po natin ang procedure. Ito po. Okay, first procedure po, kailangan po nating sukatan ang ating plastic bottle. So, gagamit po tayo ng ruler at saka ng pentel pen para po pang mark. Okay, so from the bottom, sa ilalim po ng bote, mag-measure lang po tayo ng 7 inches ang haba. So, 7 inches. Tapos, lalagyan lang po natin ng guhit. Ayan. Ayan. So, may ginawa na po kanina. So, ganito po magiging itsura ng bote natin. Tadan! Ayan. So, guhitan po natin. Tapos, yung guhit na po yan, dyan po natin ikakat or puputulin yung bote natin. So, kailangan po natin gumamit ng cutter para po maputol ang ating bote or plastic bottle. Ayan. So, be careful. So, kailangan po laging tatandaan. Okay, kung ang mga estudyante, kailangan ng gabay ng magulang dahil gagamit po tayo ng matalim na bagay, which is cutter. So, para po hindi po tayo ma-aksidente. Okay. So, again, hahatiin po natin ito. Susundan lang po natin yung line na ginawa natin. So, gumawa na po ako kanina. So, ito po ang ating final product. Yan. Okay, so naputol ko na po. So, once na maputol nyo, pwede po tayong gumamit ng duct tape. Okay, para mailagay po natin sa gilid ng ating pinakailalim. Okay, para yung duct tape din pong ito, makakatulong din po para pag nilagay natin yung bandang itaas ng ating bote dito, hindi po siya dudulas or papasok doon sa loob. So, ganun lang po. Ito pong sa bandang itaas ng bote, ito po yung ating tataniman at lalagyan ng medium at lalagyan ng seed. Ganyan. Po ay kunin yung takip ng plastic bottle. Kailangan po natin butasan. Yan, may butas na po siya. Okay, nabutasan ko na kanina. And then, kunin po natin ang ating wick. Ayan, matapulan ng labi ko. Ano ba to? Okay, tapos, lalagyan nyo lang po ng nut sa itaas. So, siguraduhin nyo lang na nasukat nyo yung pinaka-ilalim na mahaba na sasawsaw po talaga dun sa solution natin or sa tubig natin. So, ipapasok lang po ito dito. Ayan. So, kailangan lang natin ipasok. Perfect. And then, saka po natin ilalagay yung ating takip dun sa itaas na bahagi ng bote na hinati natin.
Eto na po. So, ilalagay lang po natin dyan. Papasok. And, saka po natin italagay yung ating takip. So, ganito na po yung itsura noon. So, yung wick po natin nandito. Tapos, ito po yung sa bandang ilalim na ilalagay po natin sa sa ating pang-ilalim na parte ng bote. Ngayon, ito po yung pang-taas. So, pwede ilalag dito po natin ilalagay yung cockpit. So, parang ganito lang po. Yan. Perfect. Okay. Perfect. And then, yung kunin na po yung pang-ilalim at ilalagay lang po ng ganito. Yan. So, kung meron po, lalagyan po natin ng tubig na tinimplahan po natin ng solution na nutrient fertilizer. Ito po, kunyari natimplahan na po natin na ganyan lang po siya. And then, pwede na po nating taniman ito. So, kunya, tataniman po natin. Wait. So, for the purpose lang po na may makita po tayong halaman dito po sa ating soda bottle passive hydroponic system, okay, kumuha po ako ng cutting ng lagundi. Ay, lagundi. Ano ba ito? Alubati. Sorry. Okay. So, tapos itutusok lang po ito sa harapan. Sa gitna. Okay. So, pwede pong cuttings. Ngayon, kung meron naman po kayong buto, directly lang po iso, okay, yung buto dito sa ating ibabaw ng ating cockpit. Ayan. Ilalagay nyo lang po. So, lagi nyo tatandaan yung pinaka-rules kapag kung ano po yung size ng buto, ganun lang po yung lalim ng buto kapag inilagay nyo po sa ibaba, sa inyong medium. So, since gagamit po tayo ng lettuce o kaya na buto ng pechay at very small po yung seeds na yon, so, no need na pong tabunan or ilagay po sa pinakailalim ng medium natin yung buto nyo dahil sa sobrang liit, hindi po siya makakaangat or tutubo. So, pwede pong ilagay lang po natin siya sa ibabaw. Hayaan po mag-sprout. Tapos pag nag-sprout na po, saka natin tabunan ng konting kokopit na makakatulong lang po sa kanya para siya po ay tumayo. And then that's it. This is our final product. So this is a simple hydroponics which is passive from a recycled materials made from a plastic bottle. Sana po may natutunan po kayo. Okay. Bye! By the way, don't forget po to subscribe and click the notification bell para lagi po kayong manonotify kapag meron po akong bagong video. Salamat! Bye!